So hello guys, andito po tayo ngayon sa Esteban and gising lang. Ito lang, ano pa lang ngayon, Thursday. And susundin ko lang kapatid ko sa trabaho sa Tim Hortons. At ito nga, kahapon ako dumating dito kasama ng wife and son ko. And ito, grabe ang kapal na bagyo. Yung isang araw, ang init lang ngayon. Ganito na nang, ang kapal. Hanggang tuhod na rin. O, tara, samahan ako. Ikot tayo saglit. May bibiliin lang sa Nofrills kanina umaga. Wala to, hindi ka makakapark kasi nga ang taas nga ng snow. Tapos ginawa nung nag-bobtail kanina, bobcat kanina is nilinis niya tong area na to. So thank you sa iyo kuya. Grabe, buti na lang itong kotse natin ng all-wheel drive, no? Symmetrical ng Subaru. So, ang Esteban is maliit lang talaga siya na town. Namin na city. Hindi siya kalaki ang city but maliit lang talaga. So hello guys, today is Wednesday, I think it's April 20. At dito na ako ngayon sa bagong site na napuntahan ko dito sa Hermiston, Oregon. Kasama ko si Dave, isang driver din ng Kula na nakasama ko sa Ice Road. Dave, ito yung truck na 934. And tara, i-tour ko kayo sa load natin. Ganun pa rin pero hindi na sa step. Nasa ano na siya, sa
na flat deck lang na 53 foot trailer na triaxle. So ito yung load natin ngayon. Ang net nitong load na to is 27,000 pounds lang, no? And yeah, ganito. Ito na po mga kaibigan, good morning. And kami ay papunta na sa ano, sa aming site, kasama nitong isang naka-bobtail, galing siya doon kahapon. At susunod lang tayo sa kanya kasi naghulog lang siya ng trailer. And yeah, so sunod lang tayo kasi galing na siya doon. Tapos first time ko din makapunta dito, so kaya ako sumusunod lang. And yan, siya po ay si driver 1324. Kaliwa ka dito kasi pantay-mantayan lang din natin na hindi tayo makahulog sa hindi ko sa dyan. Ito yung livestock na ano, livestock northwest. Sa unahan mga kaibigan, yung may malaking malawak na no, na daan niya no, ayun mga na-building struktura. Ayun mga kaibigan no, kakaalis lang natin sa truck stop. Kasi ito ako makalabis kagahan. Kung pangilan ako, pero duda ko talaga, ako ay pang 5th, kung di kaya 4th or 6th, nasa ganun. Kasi nakita ko sa paperworks ko, yung numbering ko is may dalawang pares ng number 5. So, baka ako ay number 5, hindi ko lang alam. Or number 6, number 4. But we'll see, hopefully hindi tayo mamuli. Kasi baka abutin tayo ng hapon, hindi tayo makapag-pick up ng load. Maliban sa aming tatlo, mayroon pang I think dalawa na andun sa Love's Truck Stop dun sa town. At kailangan nila ng escort pilot. Ako at saka si Dave, hindi naman kailangan. Ayan. Ayan yung site. Ayan din yung crane yung nakikita nyo. Ayan ata yung magdiskarga sa amin. So yun mga kaibigan, at nag-check-in na tayo doon sa gate nila. At ito pala yung planta nila, malaki. Pagkakaalam ko, itong buong yard is pupunuin talaga to ng mga silent air, no? Supposedly 6 kami or 7. Alam tayo mga kaibigan, stop tayo dito. Nabasag pala yung load nitong ano, isang driver. Yun ang nasira. Buti sa akin hindi. Ah, J4 Ventures to, galing tong Calgary. Hello mga kaibigan, at ito, nagko-collecta lang ako ng ano, ng ating mga what do you call this, mga
karagdagang mga securement devices, and kasi nga madidiskarga na tayo, so at least pagtapos ng pagka-unload is ano natin, konti na lang yung i-fix, ililigpit natin. Mamaya, ewan ko lang kung saan kami i-unload, pero duda ko is it's either papasok kami doon or papasok kami dito, and then after nyan ito siguro ang crane at so, ang laki ng crane, tas may ano siya. So total ng counterbalance niya ngayon is ano, 14 ton plus 10 20, 30, 40 54 64 69 tons yung counterweight niya. Bigat na kaibigan, laki. Tapos naka-trucks yung gulong. Laking ano eh. Unit. Yan magandang kunin na license mga kaibigan. No? Pero kailangan mo ng driving time tsaka vacancy sa company. Kasi may naka-usap ako dun sa Saskatoon. Nung nag-tree service pa ako, tinanong ko siya kung hiring ba sila. Sabi niya, yeah, we might hire you, but the thing is you can't, sabi niya sa akin is baka daw hindi ako makakuha ng driving time kasi nga marami nga silang driver, no, at operator, but they will train me, but yun nga lang daw, it will take me almost 2 years na makomplete ko yung ano nila. Pero yun, at di ko na lang din pinatulan. Sayang sana, maganda at nasa Saskatoon lang ako nagki-crane, but pinili ko tong maging truck driving kasi you get to explore and you get to places you've never been, no? So yun ang maganda at advantage ng ano ng truck driver. So hello mga kaibigan, ito na po tayo ngayon at didiskargahan na kasi pangatlo ako eh, na number tayo na third truck to be unloaded. So ito at mag-U-turn lang. At didiskargahan na tayo, no. Makapag-record kasi gagawa nga ng mag-helmet tayo eh, kasi workplace to eh. Ito yung ano natin na site pilot, siya yung nag-escort sa atin, no, dito sa site kung saan tayo atras at kung saan tayo didiskargahan. Ipo-position niya tayo sa kung saan yung crane. Tayo, baka may malaling lalim na lubak dito. Hello sir. It'll be easier if you just nose around the corner and you'll kind of see where we're at, but there's a bunch of shit over there, so cheat to the right. Do you want me back? Am I backing up? No, you can go forward. You can back out. That way you can see when you're leaving. Okay. So, yun po siya, kaibigan. Is ginaguide niya tayo. So dito niya ako papaatrasin. Okay.
because when you leave, they'll be gone. So yeah, that's right. You just back up towards that blue truck and go the same way. Okay. Do you want me to unhook? Okay. So yun mga kaibigan, babay muna tayo at gawin muna natin to. So, na-discarga na tayo sa ating load. And ngayon is magtatapos lang ako ng pagliligpit, no? Aking load. Check ko lang lahat kung may nakapakan akong mga nails. You know, just making sure na wala tayong tinama, wala tayong napakan. Tap-tap na rin. So, ayos naman. Drives natin ayos din. Kaka-check ko lang kanina before ako umalis. Check ko din yung natin. Reload kung saan tayo papunta. Kung need ko pang tanggalin yung extension mirror, so hindi. So ngayon, magtatapos lang ako. Ito at lilinisan ko itong equipment sa atin. Unahin natin to, baka mawala pa. Nawalan kasi ako ng dalawang cheater hook. Nahulog siya daan, hindi ko natanggal sa steak packet. So yan, first is chains. Itong chains, short chains natin, unahin natin. Hinulog ko pa ng dalawang o tatlong link kasi maglalagay pa tayo ng dito chain. Ito, maglagay muna tayo ng chain. I mean, binders. Apat. Ay, alam. Mga rusty chains. Gabay. Ito na, pwede natin sarhan at i-secure. Yan, isa mas bungee dito. Kaya ito, huwag mukhang overkill to, huwag lang ako makatama ng securement device ng ibang mga sasakyan ng sedan, kasi hindi naman tayo born mayaman eh. Na-discarga na tayo, natapos ko na rin tanggalin ng ating mga securement device, chains and short chains, long chains and binders, and as well as shackles natin and everything else, no? At ngayon, itinerary is 3 hours away. Papunta tayo ng ating titigilan for the rest of the day, which is
naparoon ako dati sa Napa Vine, which is in Napa Vine, Washington, no? And then I'll be spending the rest of the night till tomorrow because we didn't get booked today due to full na yung kanilang mga appointment vacancies at Rochester. So tomorrow we'll be picking up a load at Rochester, Washington. It's not gonna be a oversized load. It's just the dozer parts. In my case, I got U-ball strength end, pull arm, and tsaka yung parts box. Tatlong klase na item, no? But hopefully, hindi siya masyadong marami. But see you guys tomorrow when we get to our reload.